Yo, what's up sa inyo lahat? WB muli at yun tayo muli andito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan andito tayo sa Boss Balita TV. Subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, China, binira ni Tulpo, ginanti tayo sa mga Chinese. Nagkaisa na Senado, sinuspindi na made in China. At yun, paalala lamang, ito yata reaction video lamang. Anong sumasal around dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo, maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Kakapasok lang na balita. Grabe China binira ni Senator Raffy Tulfo. Pilipinas na iganti na rin niya sa WPS. Matapos kasi iban ni BBM dito ang pogo. Pati production nila, sinuspende na rin ng Senate. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, para na rin tayo nakaganti sa China. Para na rin daw natin iginanti sa WPS mga Filipino. Tama daw kasi pinatigil ni Tulfo dito China ang gagawa. Tamang hindi na sila gagawa ng PUV modernization jeep daw dito. Imbes daw kasi mga Filipino dapat ang gagawa. Bakit sa China gusto ipagawa daw ng DOTR yan dito? Sa dami-dami naman daw kasi ng pwedeng gumawa. Dun pa talaga sa mga taong kinakawawa daw mga Filipino. Kaya wala nang deba-debate sila na ang gagawa. Suspendido na China PUV modernization ng jeep daw dito. Anong tingin nyo sa amin? Di namin gusto yun? Tingin nyo ba gusto naming mamatay, maaksidente yung mga pasero at hindi maging komportable? Tingin nyo ba ayaw naming aircon yung sinasakyan nila tulad namin at hindi walang aircon? Ang tanong, kaya ba nilang bayaran yung mahal na jeep na gusto nyo? Magkano pinakamura? Can you answer me, sir? Yung cheapest po for class 2 or 3 is around mga 2 million po. At umabot po to almost 2.6. Yung po yung mga gawang China. Meron po tayong gawang China. Exactly nga po. Wala dun sa presyong yon yung gawang Pilipino. Oh, hanggat hindi po sapat ang financing, kahit anong pwersa nyo na mag-kooperatiba yan, para lamang makabili ng mga sinusubo ninyong tigat galing China at galing Russia, eh hindi po talaga uubre. Kaya palagi pinapaboran itong mga foreign manufacturers tulad ng China at Russia because malakas magbigay ng kickback mga to. And yet, hindi nyo sila kinonsulta, hindi nyo sila pinaboran, sila dapat ang inuna ninyo kaysa yung muloka yung foreign manufacturers. Bakit? Ako may sagot ako dyan. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturers, especially from China. Pag sa local, wala kayong kickback. May expose kayo. Yun yun eh. Yun lang yun, sir. Palagay ko, tama naman po ang mungkahi. Mr. Chair, I will support your resolution as law, together with the said president that we suspend temporarily. So sa ngayon po, yung mungkahi ni Senate President, nagmula po sa mungkahi ni Senator ng ating chairman, Senator Tulfo, ay aking pinapangalawahan na suspindihin muna ang jeepney modernization program. So wala na po na PUV modernization program. Suspended po muna yun. Mr. Chairman, matagal na akong tutol sa PUV modernization at hindi na natin kailangan magdebate. Hindi ito pinag-isipan, hindi ito pinaghandaan at hindi tinanong man lang o pinakinggan yung sektor mismo ng PUV bago ito pinatupad sa nakaraang administrasyon. Sa madaling salita, binraso lamang naman po ito eh. Noong ako'y gobernador, pinatupad to. Noong mga panahong yon, 2019 to 2022, tinutulan ko po ito. Hindi ko pinapasok ang DOTR sa modernization nila sa aming lalawigan ng Sorsogon. At nung pinapuntahan ako ng USEC ng DOTR nung panahong yon na gobernador ako, ang tinuro ko ay yung panahong yon Mayor Sara Duterte na anak ni Pangulong Duterte na nagsabi na hindi raw niya yung papayagan sa Davao. Sabi ko, kumbinsin niyo muna yung anak bago kayo magpunta sa akin. Kasi kahit si then Mayor, now Vice President Sara, ay tutol po dito nung siya'y Mayor. Parang pagtutol ko nung gobernador ako. Huwag na natin ulit-ulitin. 2.5 million yung pinakamura lahat ngayon, sira na. Puro gawang China at gawang Russia. Ba't hindi tinutukan at binigyan ng pansin yung mga gawang Pilipino mismo? Nakalikha pa ng trabaho at hindi pa nabura yung kultura, tradisyon at kasaysayan na nasa likod ng ating PUV. Yung mga kwadradong parang minibus na binibenta ng DOTR sa nagdaang administrasyon, hanggang ngayon, sa totoo lang, walang kaamor-amor sa akin eh. At sa totoo lang din, kasaysayan din namin, ginamit ng kooperatiba, Mr. Chairman, gumastos na humigit kumulang 300 milyon yung isang kooperatiba namin yung Sorsogon, sumugal. Sa mahigit kumulang 40 yata o 50 minibus na binili nila, mga 8 na lang ang tumatakbo ngayon. Pinagkahuyan na rin yung mga nasira. Kulang nga ng paghahanda. At bilang panghuling punto, Mr. Chairman, sa halagang 2.5 million kada isa, saan naman kukuha ng pambayad nun yung operator o yung driver? Kahit anong computation ang gawin ninyo,
para mabayaran yung buwan ng hulog sa isang PUV na 2.53 million ang halaga. Kahit maganda ko ba yung driver, kulang po ang 24 na oras ng pamamasada para mabayaran yon na may kita pa rin yung operator at yung driver. Ang solusyon dito, Mr. Chairman, sa banig naman ng ating gobyerno, mulat-mula ang solusyon naman dito, pinansyal eh. Paano nyo mabibigyan ng sapat na kakayahan ang PUV driver at operator para mabili itong sinasabi nyong malinis, moderno, mas maayos at mas maganda? Hanggat hindi po sapat ng financing, kahit anong puwersa nyo na mag-kooperatiba yan, para lamang makabili ng mga sinusubo ninyong tigat galing China at galing Russia, eh hindi po talaga uubre. At isa pa po, saan na napunta yung tradisyon, kasaysayan at kultura natin kaugnay sa jeep? Hanggang ngayon po ah, yung mga ambassador natin, pati po ako bilang Senate President ngayon, yung ibang mga senador natin at kongresista, ang pinapamigay po ay yung simbolo pa rin ng jeepney hanggang ngayon eh, dahil parte na ito ng kultura at kasaysayan ng ating bansa. Isang ganun, buburahin nyo? Sino kayo? At sino nagsabing may kapangyarihan kayo burahin nyo ng ganun-ganun na lamang? Kaya pinapanukala ko, Mr. Chairman, buwang paniniwala ko na mayoriya ng mga senador ay sumusuporta sa pagsuspindi ng modernization program na ito. Kaya imbis na panukalang batas o dagdag dito, makakapagpasa tayo agad ng resolusyon expressing the sense of the Senate na hinihiling at pinapanawagan sa Pangulo na ito'y pansamantala munang suspindihin hanggat hindi nasasagot lahat ng mga katanungan, lahat ng problema at lahat ng kwestyong pinansyal kaugnay ng modernisasyong ito. Buwang pag-asa ko, Mr. President. Dahil na rin sa mga naging posisyon ng Pangulo sa kanyang SONA, particular kaugnay ng POGO, may isang bagay na pinakita si Pangulong Marcos kahapon. Siya'y nakikinig at siya'y sensitibo sa pulso at opinyon ng ating mga kababayan. At bilang inyong mga kinatawan sa Senado, sa pangunan ni Chairman Raffy Tulfo, paparinig natin at ihatid natin sa kanya yung pulso, pananaw at posisyon ng mas nakararami nating kababayan na ipagpaliban muna ito. At sana, dinggin niya tulad na naging posisyon din ng Senado sa Pogo, yung ating posisyon kaugnay nito na hindi na kailangan intayin pa yung susunod na SONA. Kasi kaisa niyo ako, Mr. Chairman, at suportado ko ang posisyon yan. Kung inyong iahayin ng resolusyon, kahit po sa darating na linggo, yan ay resolusyon lamang naman po. Kapag ka makakakuha tayo ng mayoriyang pirma, tutulungan ko kayo makakuha ng mayoriyang pirma. Agad naming maipapasa ang panawagan ito ngayon o sa darating po na linggo. Maraming maraming salamat. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po sa inyo. Yes, definitely, absolutely. Ako po ay magpahayin ng resolusyon para suspindihin po itong PUV Modernization Program and susuporta naman po ako ng mga kasama ko Senado, majority, and even the Senate President, then so be it. Suspindido muna. Pero mukhang malungkot po kayo nung marinig mo suspindido. Mukhang malungkot ka saan? Kung malungganong ka, bakit po kayo nalungkot? Yung sinasabi niyo po majority, majority dahil... When you say... Sabi mo, papanggan yung majority ng mga operators. Ito mga majority ng operators, ito po yung mga kakampi nyo, nakuha nyo yung loob for whatever reason. Pero marami pa rin po ang mga tutol. In fact, even mga taga-LGU, tulad ni Senator Chisparan, ang governor pa siya, tuto siya. Ayaw niya papasukin yung DOTR, ayaw niya papasukin yung message program. Anak na mismo ni President Duterte na si Sara, mayor ng Davao at that time, ayaw niya pumasok yung modernization program sa Davao. Anak na mismo ni Presidente ito. Diba? So dapat kumbinsin niyo muna yung mga taga-LGU, tulad din po ni Governor Chiscodero, bago kayo sana magpatuloy sa modernization program niyo. So hindi talaga na pagplanuan, hindi na pag-usapan, hindi na pag-isipan. Talaga minadali po ito eh. Minadali ito. Pero talagang nobody can stop me now, especially na narinig ko kanina, nagsalita yung Senate President namin na he will support kapag ako'y mag-file ng resolution para i-suspend muna itong modernization program na ito para sa kapakanan ng lahat. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead, Asik. Mr. Chair, makikiusap resolution na gagawin. Hindi naman po kami tumututol doon, pero baka po pwedeng isama sa resolution kung paano din po ang mga hulugan o mga loan ng mga cooperatives na nag-respond doon sa modernization, kung ano magiging take ng mga paano sila, paano din ba ma-hold or anong take ng mga bangko doon sa resolution na gagawin. Kasi may mga co-ops na po na marami na pong loan sa bangko. So baka mapasama po sa resolution kung paano din po ang pag-treat sa kanila. Yun lang po, Mr. Chair. Mr. Chairman, pag sinuspindi po ng Pangulo yan,
yung mga ongoing, yung mga napwersa o voluntaryo ng sumunod dito, malaya naman po silang ituloy yung ginagawa nila, pero dahil din dito, malaya din po silang ipagpaliban ito. Ulitin ko, yung isang kooperatiba po namin, daang milyon ang inutang, lugi na po ngayon. Kailangan nga po kasing i-review hanggat hindi klaro at maliwanag. At yung pinapanggit naman po ni Yusek, or kaya yata Yusek Ortega, na ang concern ninyo sa pasahero na maayos yun, anong tingin nyo sa amin? Di namin gusto yun? Tingin nyo ba gusto namin mamatay, maaksidente yung mga pasahero at hindi maging komportable? Tingin nyo ba ayaw namin aircon yung sinasakyan nila tulad namin at hindi walang aircon? Ang tanong, hindi naman porkit gusto ninyo, agad-agad magagawa ng mga chopper at operator natin. Gusto naman talaga natin yun. Ang tanong, kaya ba nilang bayaran yung mahal na jeep na gusto nyo? Magkano pinakamura? Can you answer me, sir? How much is the cheapest modern jeep that you're providing for our drivers right now? Cheapest, sir? And where is it made? Yung cheapest po for class 2 or 3 sa around mga 2 million po, at umabot po to almost 2.6. Yung po yung mga gawang China, at meron po tayong gawang China. Exactly nga po. Wala doon sa presyong yon yung gawang Pilipino. Magkano po yung buwanang hulog sa isang jeep na 2.5 million, 2.6 million sabi nyo? Magkano po ang down payment? Magkano po ang buwanang hulog? Okay po, dapat alam nyo po yun. Dapat masagot yun ng diretso yun, ha? As per info po, yung mga depende po sa 7 years or 6 years na ina-tay nila, mga 25 to 30,000 po. Magkano po ang down payment? Ang down payment po, yeah. 5% po. Sir, ang buwan ng hulog, magdedepende yan kung magkano ang down payment. Pag nag-down payment kayo ng 50%, edi mababa ang kada buwan na hulog nyo. Kung 5% ang down payment nyo, edi napakalaki ng buwan ng hulog nyo. Hindi ako maniniwalang sa 2.5, 30 milang hulog kada buwan kung 5% lang ang down payment, ha? Mr. Chair, Senator, with your indulgence, maganda po naman yung mungkahi po ng Senate President Escudero. Pero now it seems that now that we are after this hearing, marami po talagang problema kinakailangan ayusin. But hindi naman po tayo tutol sa modernization per se. Kasi kung ito yung magiging maayos, magiging epektibo, lalo na ngayon that we are pushing for mass transit, dapat nga po, sabi ko kanina, consolidated, coordinated po ang mga rota, no, ng buses, ng jeepney. Ang akin na pong siguro pa naisip, Mr. Chair, that while we are still fixing the consolidation, the rationalization of the routes, na mukhang ito talagang masilimuot pang problema, sana po may ayos muna ito. Tapos yung supply problem, and yung pong huling binanggit ng Senate President natin kanina is a financing scheme will be the key. Kasi po, Mr. Chair, yung 2.5 to 2.8 million ang napakalaki po nun. At kung hindi natin maiaayos ang financing scheme po nito na maging affordable at kaya po ng mga operators sa jeepney drivers, ay hindi po ito magte-take off. And I think those three. Now again, consolidation, rationalization of the routes, kailangan maiayos po ng LTFRB, DOTR, yung supply, at yung pong huli, yung financing scheme po ay magiging role po ng ating mga government financial institutions. Meanwhile, we are in the process of fixing all of these problems, ay palagay ko, tama naman po ang mungkahi. Mr. Chair, I will support your resolution as though, together with the Senate President, that we suspend temporarily while we are fixing, the government is still fixing all of these three problems that I have identified. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Resto. Senator Tolentino. Chair, I associate myself fully with the motion given by the Senate President and the supplemental motion given by Senator Ejercito. Naniniwala po ako na marami pa palang butas na dapat ayusin. Halos kilala ko po lahat ang personalities na naririto sa habang panahon ko po. Sina Boy Vargas, sa habang panahon ko po sa lansangan nung ako po ay MMDA. So naniniwala po ako ngayon that it would now appear that this is a bureaucracy-initiated crisis seeking a bureaucratic solution. So sa ngayon po, yung mungkahi ni Senate President, nagmula po sa mungkahi ni Senator, ng ating chairman, Senator Tulfo, ay aking pinapangalawahan yung motion ni Senator Ejercito na suspindihin muna ang jeepney modernization program. In the meantime, while all other heads are looking for the appropriate formula
to seek ways to end this bureaucratic made crisis. Maraming salamat po, Mr. Chairman. So wala na po na, na PUB modernization program. Suspended po muna yun. Wala na po. No, sir. No, sir. Yung mga foreign manufacturers, pinapabura nyo na mabigyan ng tig 9 billion pesos para mag-produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. When in fact, meron na tayong mga local manufacturers na who's been doing this kind of thing. They've been in the business for 77 years, sabi po ni Mr. Francisco nung last hearing. And yet, hindi nyo sila kinonsulta, hindi nyo sila pinaburan, sila dapat ang inuna ninyo kaysa yung loka, yung foreign manufacturers. Bakit? Ako, may sagot ako dyan. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturers, especially from China. Pag sa local, wala kayong kickback. May expose kayo. Yun yun eh. Kaya palagi nyo pinapaburan itong mga foreign manufacturers tulad ng China at Russia because malakas magbigay ng kickback mga to. Yun lang yun, sir. Mr. Francisco, gusto kayo sabihin, sir? Yes, Mr. Chairman, salamat po. Yan po yung tinatawag ng CARS program na noon pa po, nakikipagpulong kami, pabalik-balik ako sa opisina ni ASEC Mulong Manlapig na head ng CARS program. Tinatanong ko, di ba, bakit yung mga foreign manufacturers, binigyan mo na 9 billion, dalawang foreign manufacturers? So 18 billion po. 18 billion, kasi 27 billion yung ano, budget eh. Meron pang isang slot. Bakit ayaw nila ibigay sa amin? Paulit-ulit na kami doon. Tinatanong ko, wala akong makuha ang sagot. Wala akong makuha ang sagot. Bakit? Bakit ayaw nyo bigay sa ano, local manufacturers? Hindi ko naman inaangkin yun. Ako nga, totoo lang. Hindi naman ako humihingi ng ayuda galing sa gobyerno. Dahil 77 years na kami gumagawa ng jeep. Ako 32 years na personally. Hindi naman kami humingi ng miski isang piso galing sa gobyerno. Pero bakit yung ano, foreign manufacturers, eh binigyan nyo. Kami hindi. Si Mr. Sarao, nandito, binigyan ka ba na 9 billion? 9 pesos? Wala rin. Walang binigay sa amin ni piso. Hinihingi namin yon. Ngayon, nung after nung ano, first na ano, na nandito tayo na nag-hearing, nagkaroon ng consultation. Kumontak sa akin si Yusek Aldaba ng ano, ng DTI. So, para magkaroon ng usapan. Diba? So, ang hinihingi namin ngayon is, like, for example, localization ng parts and components. Para lahat ng components dito natin gagawin sa ating ano, ating economic zone na ginagawa sa Camarines Norte. So 'yun yung hinihingi natin, localization ng parts. Pwede ba kaming mabigyan ng BOI nang hindi kami humingi ng higit pa doon? Pero yung katulad lang na binigay niyo sa foreign manufacturers, pwede bang maibigay niyo sa local manufacturers? 'Yun ang tanong natin. Qualifications. Ano nga po yung kanina ka pa paulit-ulit, makulit ka na, certain qualifications, certain qualifications, defined qualifications para sa iyo. So ibig mong sabihin hindi qualified itong mga local manufacturers natin now for 77 for the past 77 years silang gumagawa ng mga jeepney. Firstly, Mr. Chair, they were tapos sabihin niyo ngayon, qualified yung mga foreign manufacturers, they don't even know how the jeepney looks like. Kuwede pa siguro nila kita sa drawing lang sa picture. And yet they're qualified. At itong mga local manufacturers natin, they are not. Kaya nga hindi sila pinaburan, hindi sila pinakinggan. Come on, Mr. Buluran. Mr. Chair, let me first provide the background on what happened in the case of Francisco under the CARS program. This information was actually, we actually got this from the project management office which previously administered the CARS program. Sir, pakidiretso na sir, pakiksagutom na ako. Bakit hindi nyo pinaburan ang local manufacturers natin? At ang pinaburan nyo ay yung mga foreign manufacturers. Pakisagot lang po diretso. Mr. Chair, bakit po? According to the PMO, they were not able to file their application for enrollment within the period provided. Mr. Francisco. Hindi totoo yun. Napakalaking kalokohan nun. Kaya nga, parati ako nakikipag-meeting sa pamunuan ng CARS program. Kasi haba-habang problema na yan eh sa BOI. So sa tagal namin, napakahaba na ng history namin, naka ilang palit-palit na ng mga tao sa BOI. Kasi simula 1990s pa lang, iniipit na kami ng BOI eh. So, what can we expect? Diba? Alam mo, Mr. Buluran, napaka flimsy, shallow yung binigay mong reason kung bakit hindi sila qualified because they didn't beat the deadline. They weren't able to file their application on time. Paulit-ulit nga sila nagpag-coordinate sa inyo, hindi nyo pinapansin eh. Mr. Chair, baka they don't meet the qualification para sa inyo para mabigyan si Eddie. Kailan po si Eddie? Kailan niyo po? Eddie, ikaw. Ay, kasabihan sa kanto, Kanye. Yun, sir, yun eh. Hindi, kanina ko. Sorry, sir. Palaging pinapaboran ang mga foreigners, foreign investors, foreign manufacturers, kaysa sa local. Although, I'm not
against sa mga foreign investors. Pero dapat nasa tama lang. In this case, dito sa jeepney monetization program, pinapaboran yung mga foreign manufacturers because merong kickback. Kita mo 2.4 million pagkamahal-mahal na sasakyan. Samantalang pag si Mr. Francisco, magkano kung sakali yung inyong jeep na gagawin? Yung tunay na jeepney natin, 1,997,000. Kaya humihingi kami ng ganyang incentive galing sa gobyerno para mas lalo pa natin mapababa yung preso. Hmm. Yung 1,997 na yun, bababa pa yun ng mga 30 to 40% when we localize all of the components. Meron tayong capabilities. Hindi na natin kailangan i-prove yun. Lumabas ka lang dito, makikita mo yung mga orange na tumatakbo dyan ng mga Pinoy. Kami may gawa nun. Simula 1970s hanggang ngayon tumatakbo pa rin. So ang kailangan lang namin ay kung hindi kami tutulungan ng gobyerno, ay huwag lang kayo magpabigat. Yun lang inihilig namin. Pero kung makakatulong kayo sa amin, mas makakabuti yan para sa mga operators natin. Kasi bababa ng husto yung presyo, marami tayong mabibigyan ng trabaho ng mga kapwa natin Pilipino. Yun ang pinakamahalaga dito. Kaysa ibigay natin sa mga foreign manufacturers na sila yung nagkakaroon ng trabaho, yung kita, dun pupunta sa bansa nila. Dapat dito sa atin, parang umunlad yung bayan natin. It's our chance to modernize and to industrialize na tinatawag. Yun yung pinakamahalaga dito. So, kami, noon hindi kami humingi ng pera. Pero binigyan nyo yung foreign manufacturers. Dapat, bigyan nyo rin kami. Yung local manufacturers. Hindi lang para sa akin. Pati si Mr. Sarao. Nandito. 77 years na kaming gumagawa. Tapos tatanungin nyo kami kung nagka-qualify kami. Di ba? Parang hindi natin ma-connect eh. Walang connection. Qualification, dapat nga, ang ano nga, nung nag-consultation kami nila, Yusek Ortega, yung sa bagong COC, nag-request ako, dapat meron tayong grandfather clause. Ano yung grandfather clause? Dapat merong konting incentives, yung mga 50 years or older na gumagawa ng mga sasakyan, na ibang, yung certain requirements, dapat i-waive na eh. Parang hiningan mo yung Filipino citizen ng birth certificate. Parang ganon. So, ba't mo kami hihingan ng mga requirements na iba na hindi naman kailangan? So ang nire-request ko noon kay Yusek Ortega, susunod kami doon sa PNS. Bigyan mo kami ng COC, pero i-accept mo na kami doon sa requirements na mutin academic. Kasi ang tagal-tagal na namin gumagawa ng mga sasakyan, then sasabihin mo hindi kami nagka-qualify. Sigurado ako kung sumasakay ka ng public transportation, nakasakay ka sa isa sa mga gawa namin. Or mas marami pa. Kasi lumingon ka kaliwat kanan, ang daming gawa ng Francisco Motors. Always, sir. Yes, always. Tapos hindi kami nag-qualify. Yeah. Mr. Buloran, excuse me. Mr. Buloran, nakaka-insulto nga naman na sila yung gumagawa ng mga jeepney natin dito. Sila nakaka-intindi kung paano gawin yung traditional jeepney natin. And yet, sila ang ayon yung suportahan. Ang susuportahan nyo, foreign manufacturers na gagayahin yung jeepney natin, na they will come up with the jeepney na yun ang gagamitin natin dito. So, in short, parang lukuhan sir eh. Lukuhan. Papaboran yung local versus sa, papaboran yung foreign versus sa local, samantala itong local, pagkatagal-tagal na ginagawa yung paggawa ng jeep. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. At yan nga mga kabalits natin, yung mga ilang nga patungkol yung mga pahayag at tungkol dyan na kung saan ito nga yung patungkol sa modernization program nga sa ating mga jeepney na kung saan ito nga ang isa sa tinututulan na talaga nga umanoya hindi nga isinakatuparan dahil nga sa umanoya mga ilang nga hindi maganda nga nagiging nga tugon nito o yung mga umanoya mga paglabag at talagang hindi nga patas na umanoya pagbibigay ng simpatya o pagbibigay nga umano ng mga pagtugon ukol nga sa modernization program nga. Na marami nga rito ang ilang hindi nga maganda yung magiging resulta o yung nga pamamalakad o pagbibigay nga akbang ukol nga sa modernization program na to. Na marami nga dyan nasisilip na mga butas nga umano mga kabalits natin. At ito nga ang tinututulan at hindi nga isinasakatuparan ng ating mga senador na talagang maraming tutol dito at sinususpindi nga ito. At ito nga yung mas kinakampihan pa daw umano yung mga tagalabas nga ng bansa. Kaysa nga sa sarili nating gawa na mas approve at talagang mas kamukha ang disenyo at talagang nga sapat nga yung presyo na pagkuha nga nitong mga jeepney na to na ito nga ang isa sa talagang tinitingnan. Ayan nga ang ilang mga sinisiyasat ukol nga sa modernization program nga dito nga sa ating bansa na sinususpindi
at hindi nga muna ito ina-allowed nga ng ating mga senador o ng senado. At kayo na lang bahala magkomento sa iba ba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsabaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Boss Balita TV. Subscribe ka dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, tumulang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalits.